Nagbago man ang panahon, nananatiling payak ang pamumuhay ng tribong Batak na nakadepende pa rin sa kagubatan ng Palawan para sa kanilang pagsasaluhan sa hapagkainan. Pero pahirapan na raw ngayon ang pangangaso ng mga miyembro ng tribo, kaya naman po yung ilan sa kanila naging kabuhay na ang pagtatanghal para sa mga turista. Balita ng ating Marie Sumali. Saktong papaakyat ng bundok para mangaso ang ilan sa mga taga-tribong Batak. Nandumalaw ako sa kanila sa barangay Tinitian, Palawan. Naubos na raw kasi ang supply nila ng baboy ramo at buyatat o flying squirrel na ilan sa pangunahin nilang pagkain. Pantalahib! Isa pa to sa nagpapahirap dun sa pag-akyat namin. Wala pa man kami sa bundok ng Kamaruan na siyang pakay namin, inaakyat na nila ang mga madaanan naming mga puno na makitaan nila ng butas. Dito raw kasi naglalagi ang mga buyatat o flying squirrel. Pero sa paglipas ng panahon, tila pahirap na ng pahirap ang paghanap sa mailap na pagkain. At palayo ng palayo ang kanilang kailangang akyatin. Nakakapagod umakyat dito sa bundok na ito. Parang walang tigil na pataas, matarik. Pero ito kasi yung lugar na pinupuntahan talaga ng mga galing sa tribo ng Batak para makahuli ng tinatag na buyatat. Itong mga buyatat na to, sinasabing nanganib ng maubos, pero ito pa rin yung dinarayo ng mga taga-Batak tribe para mahuli nila. Ito raw kasi yung kinakain numpang kanilang mga ninuno, so nakasanayan na. So kahit na parang sila mismo aminado na nanganganib ng maubos, kumbaga parang naging cultural na, naging traditional sa kanila na kinakain talaga ito. Kaya ang sinasabi rin naman nila, kung hindi na naman sila huhuli nito, baka kakalam naman yung kanilang sikmura. So, huhuli pa rin sila. Habang ang mga kalalakihan walang kasiguruhan kung may mahuhuli, ang kanilang pamilya naghihintay sa kapatagan, naghahanap na ng alternatibong pagkakakitaan. Ang pagpapalabas ng kanilang kultura sa mga turista. Pero ang ilan sa kanilang mga katribo hindi tanggap ang pagtatanghal ng kanilang kultura para sa mga turista na may kapalit na kabayaran. Kumpara sa akin ni Pangit yun, hindi ka pwedeng parang ibinta ko yung tradisyon ba? Pwede mo naman ipagmalaki yun kung hindi mo pababayaran sa tao. Yung kultura naman, hindi kasi yan ipinibinta namin. Tinanggap namin dahil ibinibigay. Hindi ko saang ininit lang. Hindi sila mismo ang may awa sa amin na ibibigay nila. Lubos kami talaga nagpapasalamat. Nakakatulong din sa mga kabuhayan namin. Pero sa pagbabago at paglipas ng panahon, ang kagubatan na siyang nagbibigay sa kanila ng yaman tila nagdaramot na. At ang pagsasayaw na siyang nakagis ng kultura, tila palabas na lang sa turista. Mula sa dating libo-libo, ngayon nasa 300 na lang daw ang natitirang Batak. At patuloy silang makikipagkarera sa pagbabago para dituluyang maglaho ang kanilang tribo. Mariz Umali, GMA News.